Hello guys, welcome back to my channel. Today's video, i-share ko sa inyo yung ating paghahanap ng trabaho. So, isasama ko kayo sa isang website kung saan maghanap tayo. Sabayan nyo lang ako. So, but before that, punta muna kami ng doctor for our monthly appointment for my wife. So, later, pagbalik namin, sabay-sabay tayo maghahanap. So, okay guys, so see ya. So guys, kwento ko lang bago tayo mag-umpisa mamaya. Yung ano, yung tinatawag na LMIA. Ano ba itong LMIA? Yung isang employer dito, pag nag-hire sila ng foreign worker, so need nila ma-secure yung document na tinatawag na LMIA. LMIA stands for Labor Market Impact Assessment. So kung ako, isa akong employer dito, so kailangan kong mag-secure ng tinatawag na LMIA. It's a document na parang ano siya, papatunayan mo na wala kang ma-hired na local worker. So dapat positive yung assessment na yon para ma-fulfill yung posisyon na kailangan nila. Pero meron din mga mga exception, kasi gaya sa akin, sa part ko, wala akong LMIA, kasi LMIA exempted ako. So may sa ibang streams ako dumaan, so hindi ako yung hinire na provided yung LMIA. So basta, pero mahaba kasing kwento na yun, so hindi ko na lang i-discuss dito guys. So mamaya pagbalik namin, i-share ko sa inyo yung website para mapuntahan natin yung, or makita natin kung ano ba yung available na trabaho papunta dito. Guys, andito na kami. Maghahantay na lang muna kami ng oras, kasi alas 10 pa yung appointment namin. So, come on. So guys, tapos na po kami sa appointment namin, so we're going back home na. So let's start later. Hello guys, welcome back again. So nandito na, nakauwi na nga kami. So ngayon i-tour ko kayo sa website kung saan pwede tayong mag-apply, pwede tayong maghanap ng trabaho papuntang Canada. So yung na nasabi ko kanina, so isa sa mga requirements dito sa isang employer para makapag-apply or para makapag-hire siya ng isang foreign worker, so dapat meron siyang positive LMIA. So ang hanapin natin ngayon guys is yung may mga employer na merong nag-apply ng LMIA. So umpisa na natin. Punta lang tayo sa Job Bank. Okay, ito yung website, jobbank.gc.ca. Okay, type lang natin siya. Okay, and then scroll down. Tapos click natin yung advance. Okay, as meron siyang filter doon, click natin yung permanent employment, term or contract, tapos full time, tapos English, yung language. Tapos click natin yung verify jobs, tapos exclude natin yung mga recruitment agency kung gusto niyo ng direct hire.
Okay. Ito, marami pang filters. So, baba lang natin. Click ko yung newcomers to Canada and then ito temporary foreign workers. Ito yung mga kasi nga kung foreign dahil nga outside Canada ka, so foreign worker ka. Okay guys, so click ko yung search. Now lalabas na yung mga results. So now ito na yung mga jobs na pinost ng employer, mga employer. So try natin i-click natin yung cook. Okay? Guys. So yun nga nasabi ko kanina na isa sa mga requirements ng isang employer dapat meron siyang positive LMIA. So ito guys, possible tong employer na to na mag-hire ng foreign worker kasi nag-apply siya ng LMIA. So makikita mo dito, this employer has applied for a labor market impact assessment. So ayan, andyan siya. Tapos nakalagay dito sa baba yung okay, show how to apply. So ayan, andyan yung show how to apply. Click mo lang siya, andyan nakalagay. So yan, by how to apply by email. So yan yung email niya. Pwede kayong mag-send doon kung meron kayong enough experience doon sa trabaho na to. Okay guys. So balik tayo, hanap ulit tayo. Try natin yung to child caregiver. Verified siya. Tapos ito, itong employer na to nag-apply din siya for a LMIA. So possible to na pwede siya mag-hire ng foreign worker kasi nag-apply siya ng LMIA. Tapos baba ulit tayo, nakalagay din show how to apply. Yan, click mo lang. Andyan. So by phone siya. So wala siyang email. So by phone lang siya. So medyo mahirap-hirap to. Pero meron siyang LMIA, nag-apply siya for LMIA. Balik ulit tayo. Ito, construction helper. Okay. Ayan siya for vacancies. Tapos yung employer nag-apply din ng LMIA. Kung papansin nyo dito, marami siyang jobs pero yung iba walang LMIA. So, sabihin, yung employer hindi siya nag-apply ng labor market impact assessment. So, ang hanapin nyo, kung foreign, kung nasa, ano ka, especially kung nasa Middle East ka, Middle East countries, hanapin mo yung nakalagay is merong LMIA. Ito sabihin, yung employer nag-apply for LMIA. So, ito guys, ito nag-apply. Nag-apply ito ng LMIA. So, possible na pwede sila mag-hire ng foreign worker to fulfill that jobs. To food service supervisor. Ito, nag-apply din to ng LMIA. So, yan guys. Ganun lang kayo kung paano kayo maghanap dito sa website na to. So, ito, jobbank.gc.ca. Isa rin to sa ginamit kong tools nung nag-apply ako papunta dito. So, marami akong tools na ginamit. Yung isa pa, yung indeed.ca. Yun, ginamit sa pag-apply ko papunta dito. Ayan, marami lang siya. Scroll lang kayo. Scroll down kung ano yung applicable position para sa inyo. Farm worker. Okay, click natin itong farm worker. Okay, nakalagay dito kung magkano per hour nyo. Ayan, 15.20 per hour. Tapos, ito nakalagay dyan din. Meron siyang, yung employer, nag-apply din siya ng LMIA. Show how to apply by email. Ayan yung email. Ganun lang guys. Balik ulit tayo. Maraming trabaho dito. So, kailangan nyo lang mag-search. Tsaga-tsaga na din. Tsaka syempre, dapat alamin nyo yung mga pasikot-sikot. Magbasa at magbasa. Mag-search kayo, mag-research. Kung interesado talaga kayo, tsaka meron kayong dream na makapagtrabaho dito sa Canada. Kasi it takes time naman, pero you need to study talaga, pag-aralan nyo, magbasa-basa kayo ano yung mga iba-iba't ibang diskarte. So ito yung isa lang to sa tools na pwede nyong gamitin kung may kung interested kayo mag-apply papunta dito. So
Marami siya, guys. So ito may mga LMIA ito or yung employer nag-apply for a LMIA. So possible na mag-hire talaga siya ng foreign worker kasi nga kung positive yung LMIA niya, qualified siya for para mag-hire ng foreign worker. Okay guys, so yun lang. Sana meron kayong natutunan at saka meron kayong nakuhang idea. So kung meron kayong ibang mga katanungan, just leave a comment on the comment section below and don't forget to subscribe my channel and hope to see you next time sa iba pang mga updates natin dito.